Hey, what's up mga boss, magandang araw sa lahat. So ngayon, ang gagawin nyo is mag-observe lang kayo dito mga boss. Ito yun, nagbi-bleed tayo ng coolant ng sasakyan na to. Medyo mainit na yung engine dito mga boss. Makikita ninyo, kalmado naman yung tubig. May pakunting-kunting bubbles, kaya kailangan nating i-bleed talaga mga boss. Ayan, so observe nyo, ito yung level niya ngayon. Ayan, so ito yung sa mainit na yung makina nito. Ayan, nakailang andar na yung fan nito. At ngayon ay nag-start na umandar yung fan. At observe nyo mabuti mga boss yung pagbaba ng coolant. Ayan, habang umaandar yan, ito, makikita ninyo mga boss, unti-unti siyang bumababa. Kasi kapag umiinit yung liquid, nag-i-expand ito. Kapag lumamig naman ito mga boss, is nagre-retract. Kaya nung umandar yung fan, medyo bumaba yung temperature, at syempre nagre-retract din ang coolant ng makina. Kaya napaka-importante na i-bleed talaga natin ang cooling system para wala itong hangin mga boss na magkukos din ng overheat. Aside sa may problema yung ating cooling system parts. Kaya napaka-importante na mga coolant regulator, kasi nag-i-expand yung coolant, kailangan ito ng nagko-control at nagre-regulate para nasa tamang temperature talaga, para hindi masacrifice ang fuel economy, at the same time andun pa rin yung tinatawag na useful heat. For example, nag-fail yung radiator cap, hindi na siya makakapag-release ng overpressure dito or expanded coolant dito sa kanyang reservoir tank, at hindi rin makakabalik yung coolant kapag nag-retract na ito dahil lumamig na. At the same time, hindi rin siya makaka-hold ng pressure, which is napaka-useful sa makina para hindi ito mag-overheat, dahil yung pressure sa ating cooling system ay napaka-useful niyan. So kailangan talaga natin maintindihan ang bawat parts ng isang sasakyan kung bakit ito kinabit, para hindi tayo basta-basta magtatanggal ng mga parts mga boss. At ngayon, observe nyo naman mga boss, patataasin natin yung temperature, i-accelerate natin, at observe nyo yung kanyang level na to. Ngayon is nasa low level, at kapag uminit ito, is tataas ito mga boss patungo dito sa lignang ito. At ngayon, i-accelerate na natin para mabilis siya uminit mga boss, para tumaas yung temperature. At the same time, kapag nahit na na yung temperature na tama, maaandar na yung fan. So yung nabanggit ko kanina, yung unang regulator ng coolant is yung radiator cap. At ang ikalawa naman mga boss is yung thermostat. So ano nga bang purpose ninyo kung bakit nagtatanggal kayo ng thermostat? So ipagpalagay natin at 82 degrees yung inyong mga thermostat. Ibig sabihin, kapag hindi pa umabot sa temperature na yan, ay hindi pa siya magbubukas. At dahil continuous yung andar ng ating makina mga boss, iinit ng iinit yung temperature, at sa time na mag-open na yung thermostat mga boss, dahil mainit na yung coolant dyan sa loob, almost sa pag-andar at pagtakbo ng inyong sasakyan ay naka-open lang yung thermostat mo. So ibig sabihin, no need mo nang tanggalin yung thermostat para mag-circulate yung coolant. Sa sinasabi ko nga kanina mga boss, pwede kayong mag-upgrade pero huwag kayong magtatanggal ng parts. Example ko na lang ha sa mga minivan, kasi 88 degrees ang original niyan. So why not gumamit kayo ng mas mababang degrees, 82 degrees, but huwag kayong mas bumaba pa sa 75 degrees Celsius, kasi nga lalakas na yan sa gas, at the same time hindi niya ma-heat yung optimum temperature or yung useful heat ng ating makina para mas malakas ito at pwersado kumpara sa makina na napakalakas kalamig mga boss. At kung umabot ka sa video na to, huwag kalimutang i-share at mag-comment. That's it. Sana may nakuha kayo mga boss. Thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.